tuloy-tuloy ang aksyon ng lokal na pamahalaan upang mapalakas ang public health sa Cagayan de Oro City laban sa COVID-19. Nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katuwang ang mga pribadong institusyon, upang higit na patutukan ng galaw ng pandemya sa lungsod. Naging agresibo rin ang lungsod sa pag-trace ng mga positibong kaso ng COVID-19 at pagsiyasat sa pinanggagalingan nito. Binigyang toon rin ng patuloy na pagbibigay alam sa publiko nang masiguro na ang bawat mamamayan ay laging handa. Sa kasalukuyan, naghahandang lungsod na may patupad ng kanilang mga sunod na hakbang sa kanilang malawakang aksyon laban sa COVID-19. Sa katunayan, isa sa mga pangunahing programa ngayon ng lungsod ang pagpapatayo ng isang espesyal na pasilidad sa barangay ng San Simon. Ang ERID o Emerging Re-emerging Infectious Diseases Facility ay dinisenyo na umangkop sa pagpapagaling ng mga pasyente ng COVID-19 at naglalayon na maging sariling bersyon ng RITM at San Lazaro Hospital ng Northern Mindanao. Samantala, ibinahagi rin ni Mayor Moreno ang paghahanda ng lungsod sa malawakang vaccination program. Ayon sa alkalde, ongoing na ang kanilang negosasyon sa vaccine supplier na AstraZeneca. Paglilinaw naman nito, dagdag lamang ang kanilang bibilhing vaccine sa nakatakdang ibahagi sa lungsod ng national government. Hinihintay rin nito ang suwestyon ng City Health Office sa kung anong brand ng vaccine ang kanilang bibilhin. Sa inaasahang pagdating ng vaccine sa lungsod, naglalaro sa isip ng marami. Ito na nga ba ang magiging sagot sa pagsupil sa panganib na dulot ng COVID-19? Sir, pwede na ba nating masasabi na pwede na tayong mag-relax pag nandyan na yung vaccine? The vaccination will take time. Really? Yeah, alam mo, I was just observing. Uh-huh. The US mismo. Yeah. They were so excited when Pfizer came out, Moderna came out. Uh-huh. It was like, we're over the hump now. Na ang liit pa pala ng volume ng vaccinate, no? Because the vaccination program has to be efficiently implemented. Nabalitaan ko, si Secretary Galvez ay mamigay ng vaccine ng libre sa Davao priority at saka Cebu. Hindi ka ba nagsiselos dyan? Ayaw mo bang makiusap? Isali naman ang Cagayan de Oro. I don't think he will do that na siyempre. Sinabi sir, priority Cebu and Davao. Siguro because of their cases. Okay. Because of their cases. Okay. Tingnan mo naman ang cases sa Mindanao. Ang Davao region has 37% cumulative sa lahat ng positive cases. Mga 51,000 sa Mindanao. Sa Northern Mindanao region is just about 20%. Okay. Bottom line din sa, no? Mas effective ang minimum public health standards kaysa vaccine. Okay. Mas effective. You think so? Yeah. Mas effective. Mm-hmm. Well, just be careful. Is this a statement, sir, na parang dina-downplay nyo? Hindi naman. Uh-huh. We will, of course, kahit ako, papabakuna din ako, no? Anong bakuna, sir? It's up for us to choose. Who will choose? Yung ibang LG... national yan eh. Pero sir, yung ibang LGUs, they have their preference. Yeah, pero alam mo, pag ang unang darating dyan, yung ida-download sa national government, now, hindi mo malaman kung alin ang ida-download. I think ang Davao, Cebu, at Manila, maging una sila because of the probably sa Pfizer. Dahil meron silang cooling facilities available. Okay, did the national government, sir, tell or inform the local government units, mag-alat kayo dyan ang sa inyo, and we have a share. Meron kaming ibibigay din sa inyo. Meron bang ganun mga arrangements? Yung details, wala pa. But of course, they have already announced. Ang Department of Health has already announced na they'll be procuring X number of doses. No? Okay. Let's say, yung nauna, something like 115 million doses. Okay. So that's a two-dose vaccine. Equivalent yan sa 55 million lang. Okay. Of course, ang sa ating bansa, ang target mo dapat is 80%, no? So, doon sa diferensya siguro, probably the LGUs will be allowed to purchase, no? Okay. Pero through the national government. Gusto ko lang tanungin talaga. Ang local government unit ba ang magde-decide para sa kanya mga tao, anong gusto niyang gamit ng vaccine? No. Hindi kaya. Sino ang magde-decide?
yung WHO download yata ng 40 million doses, pero combination yan. Okay. Now, and I don't know if the national government can choose. Okay. The WHO deals with the national government, no? Okay. So, combination yan. The way things are happening, sir, sa tingin nyo, kailan magkakaroon ng vaccination sa Cagayan de Oro? Pwede na mag-start, palagay ko, in the second quarter or towards the end of the second quarter. And then, kailan matatapos yan? Kasi may first dose, second dose, at saka lahat, ilan ba dapat kailangan? Ang ending yan, depende sa supply. So, you are thinking may problema dyan sa supply? Well, ang importante sa akin, for now, del kontrolado. Kasi kailangan may storage facility doon kayo? Meron tayo. Okay. Wala lang sa Pfizer. Okay. Ang importante niyan is doon sa demand side. Mm-hmm. Dahil sa demand side, nasa local yan eh. But what's your reaction, sir, to the study na kukunti lang ang nagkaka-interest na magpapabakuna? How do you feel about that? There were some questions in the beginning. Magagastos lang tayo, tapos yung mga tao ay nang magbabakuna. Hindi. Palagay ko, there will be abundance of demand. Okay. Pagdating yan. Okay. There will be abundance of demand. For you, sino dapat ang mauna? Health workers. And then? Yung senior citizens. Kasama na ako dyan. Okay. Doon ka nalilinya. Pero doon sa senior citizens, mayroon pa rin prioritization. Una yung mga health workers. Next, yung senior citizens. Sino? Mga pulis? Sundalo? Yung mga frontliners, marami yan. Pero unahin mo natin yung senior citizens. Okay. Dahil kailangan efficient tayo dyan. Okay. Alam mo, sir, dahil nakita natin sa ating data, yung ating data na mo-monitor yan everyday, kikita talaga, no? At saka, the evidence is very clear. That? Karamihan ng mga matatamaan, ma-infect, nasa 40. Okay, about 30, 40, 50, ganyan. Mm-hmm. Pero ang mortality, over 60. Okay. Sa atin, ha? Sa okay. Cagayan de Oro. Okay. Merong UK variant, yung isang coronavirus na kakatakot. Mm-hmm. And you have this special facility na meron kayo ngayon? I set aside 50 million mm-hmm. para igawa natin ang ARID facility. Okay. ARID stands for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases. Okay. Yung mga COVID referral hospital, okay, nasa ARID section yan. Okay. Mm. Ang ARID is nandun yung mga ARI and SARI, yung mga respiratory diseases, yes, and all that. Yes. No? So, lahat ng COVID positive natin dito sa atin, Cagayan de Oro and Northern Mindanao, nasa Northern Mindanao Medical Center din nala, doon yan dalhin sa ARID section. Okay. Itong ARID hospital can become our version of RITM. Oh. Yeah, remember, RITM sa Manila, yung mga research institute, tropical, etc. Pero meron ba tayong manpower to... Marami namang mga doktor sa Manila na taga dito eh. Bawiin mo muna. Hindi, pero i-decongest mo rin ang Metro Manila. Okay. So makamura ka doon? Yung 50 million, ginawa, panggawa akong building. Mm. On a 2.5 hectare property in San Simon. Okay. Nasa outskirts ng city. Mm-hmm. But it's very close to one of the proposed highways mm-hmm. that will connect Cagayan de Oro and Western Misamis Oriental. Okay. No? Now, ang plano ko ngayon, asking Northern Mindanao Medical Center to operate it. Okay. Sila ang apex hospital eh. Mm-hmm, mm-hmm. And ang ano ko, dumating sa isip ko, sir, na pwedeng maging version natin sa Mindanao ng RITM. Okay. And pwedeng ating version ng San Lazaro Hospital in the next 2 to 3 weeks dahil matatapos na yung building. And then what we'll do is we'll have the signing, the inauguration, and ribbon cutting. No? Alam mo, sir, ang dami talagang nagsasabi na ang laki ng dinulot na kasamaan or kahirapan ng COVID. But here in Cagayan de Oro, I see in you na because of COVID,
naging matalino kayo masyado sa mga pamamaraan. At I feel that you're more than a doctor now dahil ang dami mga strategy on how really to... We started the daily press briefing March 13 of last year. And you know how I felt? Mas marami na siguro medical terms na nalalaman. Ay, marami na. You know how I felt that time? Yeah. I felt totally helpless. Okay. Biro mo, walang nakakilala ng virus, walang gamot, hindi nakikita, and wala kaming testing. Ang aming swabs had to be sent to Manila sa RITM and we would wait for 2 weeks. And then nag-lockdown ng Manila. Okay. So wala nang flights. Mm-hmm. So we had to look for other sources. Yeah. Cebu, Davao. We were talagang helpless. As early as March, sumulat na ako sa DOH, si Secretary Duque, asking for testing. Yeah. Here in Cagayan de Oro, ang laki ng lugi nyo sa tourism at sa economy nyo. Paano naapektuhan? Paano kayo naghirap? Paano ang naramdaman yung bigat sa ekonomiya? Yeah. Apektado rin kami sa, no? Just like everybody else. Uh-huh. Maraming mga workers ang nawalan ng trabaho. Maraming nang ilan tulong. So anong programa ninyo? What about the industries? Paano sila? Bukas na ba lahat? Gumagawa na ba lahat? Mayroong plano na? How's Cagayan de Oro now? Ang Cagayan de Oro is center of trade, commerce, etc. No? Correct. And then, yung mga gulay that you eat there, kung hindi galing Baguio, galing yun Cagayan sa amin. Cagayan de Oro. Although hindi yan grown sa Cagayan de Oro, pero dito ang bagsakan. Okay. From Bukidnon, from Misamis Oriental, and even from Caraga and Zamboanga, dito yan po ang bagsak. Ang mga isda ka, dito po pumunta. Maraming mga traders dito. So, di-deliver yan. Okay. Visayas, Luzon. Okay. Pasalamat ako doon sa pronouncement ng IATF na yung movement ng goods would not be affected. Dahil Cagayan de Oro benefited from that. Okay. Dahil siyempre yung mga barko continued to fly, no? Continued to service Cagayan de Oro. Even if walang pasahero saan. So, livelihood yan sa mga farmers and so on. No? Livelihood yan doon sa mga workers sa PL. Mayroong problema dahil nangamatay ang mga baboy natin because of the ASF. Sinasabi mo, you are exporting gulay at iba pa mapagkain. Kasama ba mga karne? Kasi mahal ang mga karne ngayon sa Manila. Kasama yan. Uh-huh. Alam mo, although meron ng ASF pumasok na sa Cagayan de Oro this week. Okay. Pero ano yan, mga 3 years natin na grabe yung depensa natin dyan. No? Okay. When the ASF broke out in Bulacan, Pampanga, siyempre meron na tayong mga defensive countermeasures. Meron ng 2 barangays Cagayan de Oro. No? Pero resilient. Okay. Resilient. At saka, hindi natataranta. Tumibay na kayo, hindi kayo basta-basta ma... What we have learned here in Cagayan de Oro, the new meaning of resiliency. Ang meaning dati ng resiliency is kinukumpere ng kawayan. No? Okay. Na kahit nasaan ka, ano, babalik at babalik yan sa dati. Pero ngayon, Cagayan de Oro has redefined the meaning of resiliency. What is that? Emerging stronger. Wow. Emerging better. Okay. Kaya itong ASF, automatic, ano kaagad? Yung isolation, eradication, and compensation. Tapos yun, yung isolation, ano kaagad? Police, even the task force oro, yung military, and agriculture, and So hindi kinapektuhan? Hindi ba nagtaas ang mga karne dito? Meron tayong price ceiling, pero alam mo, in-encourage ko rin mga tao natin, masarap ang isda. Masarap ang isda. Gulay, isda. Of course. At saka presko ang isda namin dito. Hindi naman kinawala ng karne. Hindi naman. Sawa ng Diyos. Issue One-on-One.